Amen. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. Ako po pala muli ang yung lingkod, si Pastor Joseph Lode. Nandito po muli tayo upang mag-aral ng kanyang salita sa tinig ng pag-asa. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon. Hilingin na rin sa Diyos na tayo ay maunawaan natin ang kanyang salita. Amen. Sige po, tayo pumikit at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa gabing ito na kami mag-aaral na iyong salita. Santong Espiritu, kami po pangunahan mo at paunawa mo ang iyong salita na aming mapag-aaralan sa gabing ito. Salamat Lord, at dalangin ko pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at buksan mo po ang kanilang puso't isipan sa iyong salita aming mapag-aaralan ngayong gabi. Salamat Lord. We praise you Lord yan. We honor you. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. So, ngayon po ay ang tema po natin ngayon is everlasting covenant. Kumbaga, walang hanggang tipan ng ating Panginoon. No? At ang verse po na pinag-aaralan po natin dyan is nasa Jeremiah. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Jeremiah chapter 32 verse 40. Amen. Sabi po dito, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Amen. So ano po sabi diyan? Makikipagtipan daw po ang ating Panginoon, 'di ba? Kanino po? Sa atin. At pagpapalain daw po tayo habang panahon. At tuturuan daw po tayo ng buong puso upang hindi na tayo daw tumalikod para sa ating Panginoong Diyos. Amen. So ang title po itong ating pag-uusapan ngayon is What is the benefits of the everlasting covenant of God? Yan. Ano ba yung mga benepisyo ng pakikipagtipan natin sa ating Panginoon? Kasi po ang Diyos, siya ang unang nakipagtipan eh. Diba? Kasi ang tao, kung papipiliin, ayaw ng tao. Kaya nga ang Diyos na po ang unang nagkapagtipan sa tao. Ha? Pinatunayang muli yan ng ating Panginoong Hesukristo, di ba, sa New Testament. Bumaba si Jesus Christ sa lupa, di ba, para makipagtipan, di ba, para ipaalala sa tao na ito ang nakapaloob sa tipan, sa kagustuhan ng Panginoon, ng Diyos Ama, di ba, sabi niya, I am the way, the truth, and the life, parang si Jesus Christ yung naging tipan dito sa New Testament. Amen. Kaya nga po ang sabi dito sa ating ano ba ang covenant? Ito po yung tipan, kasunduan, o kontrata. Dito sa mundo, may tinatawag na kontrata pag pumasok ka sa trabaho. Amen. So ang pagkakaalam ko diyan, bago ka pumasok sa trabaho, meron kang kontratang babasahin, 'di ba? Babasahin mo 'yon bago mo pirmahan 'yon. Titignan mo yung mga nakapaloob doon, kung ano yung bawal, kung ano yung pwede. Amen? At pagka nilabag mo yung bawal, yung mga benepisyo na nandun sa may kontrata na yun, hindi mo sinunod, ibig sabihin, maaari kang ma-terminate. Diba? Maaari kang matanggal. Maaaring mawala sa iyo yung benepisyo. Ganun din sa Diyos. Diba? Kapag tayo po mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, nakilala na sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Ama, 'di ba? Kapag ikaw ay lumabas sa tipan ng Diyos o sa kontrata ng Diyos, 'di ba? Eh yung mga benepisyo noon pwedeng mawala sa atin. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, 'di ba, dito sa mundo at yung kontrata pag tao sa tao pwedeng mabali. Pero ang Diyos, yung kontrata niya everlasting po 'yan. 'Di ba? Magpasawalang hanggan 'yan. Habang nabubuhay tayo, habang may lakas tayo, damo na nandiyan ka lang sa palibot ng kontrata, sa katipan ng Diyos na yan, sa kasunduan ng Diyos na yan, sa agreement ng Diyos na yan, yung mga benepisyo niyan is nasa atin pa rin. Diba? Pero kapag ikay lumabas, parang example, ganito, masok ako ng isang kumpanya, ang agreement magagamitin ko lang, kunyari, driver, hanggang dito ka lang sa paikot ng Cavite. Diba? May benepisyo, magandang benepisyo. Pag ako lumabas sa Cavite, nasa kontrata pa ba yon? Wala na. Ibig sabihin, sinuway ko yung kontrata ng kumpanya na ibinigay sa akin. Kaya yung benepisyo, kung ano mang mangyayari sa akin, hindi nasagot nila. Kasalanan ko na yon. Ganoon din sa buhay po nating paglilingkod sa Panginoon. Kapag yung kontrata ng Diyos sa'yo, at ulitin ko po,
yung kontrata ng tao, pwedeng mabali. Di ba? Parang ganito po yan. Paano ko po nasabing pwedeng mabali? Di ba po may maikinakasal na mga Kristiyano? Di ba? Kahit Kristiyano, naghihiwalay. Meron nga po ngayong viral na buyer. Di ba? Yung Boyra, mga Christian po yun. Yung singer po ba yan? Kahit Christian, di ba? Naghihiwalay. Pwedeng baliin ng tao. Tao yun, nag-covenant sila sa harapan ng Diyos. Tao sa tao kasi. Pero ang Panginoon, pag nakipag-covenant siya sa tao, di ba? Hindi niya binabali yun. Kung ano yung benepisyo noon, hanggang sa ikaw ay lagutan ng hininga, hanggang tayo, hanggang may lakas ka pa, nandun yun hanggat hindi pa tayo luminisan o hindi pa natin nakakapiling kang Diyos dito sa lupa. Dala-dala natin yung benefits na yon. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, what is the benefits of the everlasting covenant of God? Una, di ba? Siyempre, nandyan yung blessing. Di ba? Kapag nandun ka sa covenant ng Panginoon, sa agreement ng Panginoon, sa kontrata ng Panginoon, sa kasunduan o sa tipan ng Panginoon, yung blessing palaging nasa atin. Amen? Yung pagpapala at biyaya ng ating Panginoon is kasama palagi natin. Amen? Hindi po yan mawawala. Amen? Dahil po, kasama po yan sa ibinigay ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga sabi niya, sa John 15, kung mananatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo, hingin ninyo, di ba? Ang anuman ating magustuhan at ibibigay ng ating Panginoon. Yung pagpapala ng ating Panginoon, palagi pong sasama sa atin. Amen? Ano ba yung blessing na yan? Yan ba yung material na bagay? No, hindi po. Yung blessing na yan, yung alam mong kasama mo ang Diyos. Diba? Kasi dito sa mundo, pag sinabing blessing, nakatingin ng tao sa financial, kung ilan yung bahay mo, kung ilan yung kotse mo, kung ilan yung laman ng bank account mo, ba? Kung ilan yung ari-arian mo, kung ilan yung property mo, di ba? Doon nakatingin yung tao. Pero hindi yung ganun ang blessing ng gusto ng Diyos na ipaliwanag sa atin, na maranasan natin, di ba? Ano yun? Yung pagsama ng ating Panginoon. Na kahit malungkot ka, kahit wala kang kapos ka sa financial, kahit may karamdaman kang nararamdaman, pero pag ang blessing ng Diyos nasa'yo, masaya ka pa rin, di ba? Yung po yung tunay na blessing na meron kang kagalakan palagi, salat ka man o wala, di ba? Masaya ka pa rin dahil alam mo ang Diyos ay kasama natin. Amen? Kaya nga po, yan yung una, blessing. Di ba? Sa loob ng kontrata ng Diyos, sa loob ng tipan ng Diyos, sa loob ng agreement na binigay sa atin ng ating Panginoon, na tayo tinanggap natin si Kristo, yan ang una natin, is yung blessing kasama palagi natin. Amen. Kaya kung natatandaan niyo yung dati nating team, 'di ba? Blessing brings wealth, 'di ba? Kapag may biyaya ka ng Diyos, 'yun yung wealth dadagdag na lang sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya 'yan sa Bible, Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto us," 'di ba? Kaya nga pag ang blessing ng ating Panginoon, ang sikreto para makantam natin yung blessing, 'di ba? Una, dapat di tayo naiinip. Pangalawa, dapat di pa bago-bago ang ating isipan. Yeah? At tatlo, hayaan natin ang timing ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng mga biyayang pangmaterial na nabubulok. Diba? At una, kailangan natin sundin ang ating Panginoon para makamtan natin yung blessing. Amen. Dahil yan ang pangako ng Diyos kapag nandiyan ka sa loob ng covenant. Amen. Kaya nga po, ang sabi sa Jeremiah 17 verse 7. Ang sabi po dyan, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Diba? Pagpapalain ang mga umaasa sa kanya. Sinong pagpapalain? Yung mga umaasa. Diba? Dapat ang pag-asa natin is nasa Diyos lang. Dapat ang asa palagi natin is nasa Panginoon lang. Diba? Dahil tayo ang tunay na mapalad. Kasi dito sa mundo, mga magulang, mga kapatid, pag ang tao, diba, nahirap na, ang daming nilalapitan. Totoo naman, minsan mapagbibigyan ka naman yan talaga yung iba. Pero may hangganan ng kapasidad ng lahat ng tao. Pero ang Panginoon, wala siyang hangganan. Kaya nga everlasting covenant eh. Diba? Kaya nga po, everlasting ang kanyang kapangyarihan. Diba? Ang mga imposible na sa tao ay posible sa Diyos. Diba? Ang pinakakailangan lang natin gawin, ano? Magtiwala kay Yahweh. At sabi yan, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Amen. So, ang pangalawa po natin, una, ano po yun? Pag nandung ang benepisyo ng covenant ng ating Panginoon sa atin, pangalawa, ano? Protection. Di ba?
Yung protection ng Diyos palaging nasa atin. Di ba? Kaya nga sabi niya, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Yung biyaya ng Diyos nasa atin at ang pag-iingat ng Diyos nasa atin. Nandun yan sa covenant ng Diyos. Huwag po tayong lumabas yan. Di ba? Huwag po tayong lalabas sa kontrata na ibinigay sa atin ng ating Panginoon kasi yun po yung benepisyo niyan. Diba? Kaya nga pag ikay lumabas, diba? At ang kaaway po, ang binabantayan niya, yung lumabas ka. Diyan sa tipan na yan. Diba? Diyan sa pangako ng ating Panginoon na yan. Diba? At kapag ka lumabas ka diyan, diyan nagkakaroon ng kapangyarihan ang kaaway sa ating buhay. Diba? Kaya nai-struggle, kaya nahihirapan, kaya nagba-backslide, kasi lumabas eh. Diba? Kaya hindi na masyado may experience ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Parang normal na lang ang buhay kasi lumabas ka. Huwag kang lalabas. Huwag po tayong lalabas sa tipan ng Diyos. Diyan lang po tayo manatili sa ating Panginoon. Amen? Dahil pag nandiyan ka, ulitin ko, ang biyaya ng Diyos, palagi natin kasama. Diba? O overtikan pa tayo niyan. Amen? Kaya, yung pangalawa, puproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Pangako niya po yan. Iingatan niya tayo, 'di ba? Aalagaan niya tayo, 'di ba? Sabi sa Nahum, si Yahweh ay Nahum 1:7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan, mga nananalig sa kanya, kanyang inaalagaan. Amen. So, si Yahweh ay matibay na kanlungan. Siya ang protection natin, siya ang shield natin sa lahat ng mga uno, sa lahat ng mga bagyo, ng problema at pagsubok, siluriin sa buhay, kakulangan sa financial. Nandiyan ang ating Panginoon na poprotekta sa lahat ng mga iyan at tutugon at pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag ka lamang pong mainip. Amen. Katulad nga po sa mga Israelita, masyadong mainipin, di ba? Hindi nila nakalimutan nila na si Jesus Christ nagpalabas sa kanila sa Ehipto, di ba? Yung panahon ni Moises. Nakalimutan nila na si Jesus, ang Panginoon, humati ng dagat. Napula, nakatago sila, nakatawid sila, nagpaulan ng mana. Sa gabi, mayroong lilim ng sa gabi may apoy na haliing apoy, sa umaga may pillar of clouds. Ba? Nagutom lang, doon na nagreklamo. Trial sa isang Kristiyano, yung kagutuman ang problema eh, di ba? Diyan mo makikita talaga yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, huwag po tayong lalabas sa tipan ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang pagpapala niya is palagi pong nandyan, nakaantabay. Tinitignan lang po palagi ng ating Panginoon kung paano tayong sumunod. Amen. Kaya nga po, yan po. Ang sabi po sa 1-2 Thessalonica, chapter 3, verse 3, ang sabi po dyan, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Ano po ang sabi? Tapat daw ang Panginoon at siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masasama. Siya daw po mag-iingat sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay, sa lahat ng tira ng bato ng kaaway sa atin, patatatagin tayo ng Panginoon. Diba? Pananatiliin niya tayong nakatayo. Pananatiliin niya tayong matatag. Diba? At tayo kanyang palalakasin sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kakulangan, andyan ang ating Panginoon na magpapatatag. Basta ulitin ko, huwag ka lang lalabas sa kasunduan ng ating Panginoon. Di ba? Huwag ka lang pong lalabas talaga yan. Di ba? Parang ganito lang pong muli yan, kapatid, mga magulang, mga kapatid. Pag ang isang magulang, sinabihan ng kanyang anak, anak, huwag kang lalabas kasi baka maano ka. Eh, makulit ang anak. Di ba? Lumabas sa tahanan, napahamak. Di ba? Tatanggapin niya yung consequence ng kanyang kakulitan. Ganun din sa Panginoon. Minsan nagiging makulit ang isang mananampalataya. Di ba? Nagiging makulit ang isang anak ng Diyos. Bakit? Gustong mag-explore. Diba? Gustong gawin yung sariling kalooban. Gustong gawin yung sariling kagustuhan na kung saan yun ang kanyang ikapapahamak. Amen? Kaya lumabas, huwag po tayong lalabas sa protection ng Diyos. Kasi kapag lumabas ka sa biyay at habag ng Diyos, maniwala ka, ang kaaway, malaya siyang makakagawa ng mga bagay na hindi mo talaga magugustuhan. Bagamat masarap sa una, pero ang kaaway, take note kapatid, palagi lang yan sa unang masarap. Pero sa huli niyan, kaya pagdurusa na po yan. Amen. At ang pangatlo, guidance. Ba? Yung pag-guide sa ating ng ating Panginoon. Di ba? Ang sabi po sa Isaiah,
58 verse 11. Ang sabi po dito, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh. At ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Diba? Katulad ng mga Israelita. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto. At magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masaganang tubig o isang batis na hindi na tutuyo. Napakaganda. Ano po sabi? Patuloy tayong patutubayan. Yung guidance ng Panginoon, patuloy palaging nasa atin. Diba? Through the guidance of the Holy Spirit. Diba? Ang Holy Spirit po palagi sa ating nagkukorek yan. Diba? Pansinin mo, kapag kakuminsan nakakagawa ka, nakakaisip ka ng mga pangit na bagay, ano nangyayari sa'yo? Diba? Minsan nakaalala mong humingi ka agad ng kapatawaran. Yun yung guidance ng Diyos. Diba? Magtaka ka. Kapag wala nang ganung conviction, ibig sabihin, wala ka na sa covenant ng ating Panginoon. Wala ka na dun sa loob ng tipan ng Diyos. Amen? Kapag kaya malayong malayo ka na, parang normal na sa'yong gumawa ng pagkakasala. Normal na sa'yong gumawa ng kung ano-ano mga bagay na parang wala ng conviction. Ah, maniwala ka kapatid, magtanong ka na sa sarili. Mag-pray ka na po muli. Iluod mo sa Panginoon. Di ba? Ipikit mo, sabihin mo sa Panginoon kung bakit ganito ang iyong nararanasan. Amen? Dahil kasi ako naniniwala, kahit marami kang challenges sa buhay, tayo, kahit maraming pagsubok sa buhay, masaya ka pa rin. Yun yung nasa tipan ng Panginoon. Yun yung nasa feeling ka ng Panginoon. Yeah? Pero pansinin mo, kapag may problema at pagsubok ka, pag malungkot ka pa rin, parang down na down na ang buhay mo, ibig sabihin, kapatid, may kailangan kang gawin sa Panginoon. May kailangan ka uling isurrender. May kailangan ka uling ilagap uli sa Panginoon yung buhay mo, yung puso mo, yung isipan mo, yung kaluluwa natin, yung kalakasan natin, muli nating ilalagak sa ating Panginoon yan. Amen. Kaya nga po, ang sabi dito, di ba, magiging tulad kayo ng isang hardin, di ba? At binubukala ng masaganang tubig, di ba? Yung hardin na maraming tubig, di ba? Yung mga puno dyan, yung mga halaman dyan, matabang-mataba. Bakit? Kasi yung tubig, ibig sabihin yung Holy Spirit, palaging nandyan. Na kung saan dinidiligan palagi tayo ng kanyang salita. The more na tayo nagbababad sa ating Panginoon, umaatin, nakikinig ng kanyang salita, para tayong nasa hardin. At na kung saan nandyan ang isang batisan na hindi na tutuyo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy tayong dinidiligan ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga, dyan po natin matatagpuan sa covenant ng ating Panginoon yung kalakasan. Diba? Kahit maraming problema, masaya ka pa din. May joy ka pa rin. Kaya mo pa rin itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Kaya mo pa rin maglingkod kahit maraming problema at pagsubok. Diba? Dahil dito sa mundo, kalakip na po sa tao ang may pagsubok at problema sa buhay. Kaya nga po nandiyan ang Panginoon eh. Sabi niya nga, diba, magaan ang kanyang pamatok. Sabi niya pa rin, lumapit kayo sa akin mga lubang nahihirapan at nabibigitan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lapit po palagi tayo sa ating Panginoon kapag ka nahihirapan na tayo. At sa tuwing malilis ka, kapatid, di ba? Ibig sabihin, umaalis ka sa covenant ng ating Panginoon at yung guidance ng Diyos, hindi mo makakasama. Maniwala ka sa hindi. Amen? Kaya ang kailangan natin, ulitin ko, huwag tayong lalabas sa everlasting covenant ng ating Panginoon. Di ba? Pinatunayan pong muli ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kasi nung Old Testament, ang Panginoong Jesucristo, si Moises lang, si Moises nakausap ang ating Panginoon, di ba? Kung ano-anong kapamaraanan. Pero ngayon, through the Lord Jesus Christ, bumaba sa lupa, pinaalala niya ang covenant uli ng ating Panginoon. Di ba? Na sino ang susi? Kung sino ang kontratang pipirma, tatanggapin mo lang. Si Jesus Christ, di ba? Tinanggap na natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Ang sabi sa 2 Thessalonica 5.18, kung di po ako nagkakamali, ang sino mga nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, bago na siya. So ibig sabihin, nung tanggapin natin si Kristo, nakipag-covenant muli tayo kay Lord. Ha? Nakipag-isa tayo, nakipag-kontrata uli tayo. Kapag ikay lumihis sa pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo, anong sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Amen? Ano yung kailangan, yung kontrata na yun? Na si Kristo lang ang daan. Si Kristo lang, doon lang iikot ang ating mundo kay Jesus Christ. Doon lang iikot ang ating buhay. Bakit? Nakipag-isa tayo kay Kristo eh. Diba? Si Kristo lang po ang susundin natin, wala nang iba. Si Kristo lang itataas natin, wala nang iba. Si Kristo lang ang iyahayag natin, wala nang iba.
Hindi ang ating sariling lakas, hindi ang ating sariling talino, hindi ang sarili nating yaman, hindi ang sarili nating galing, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang na mumaba sa lupa na nakipagdipang muli, di ba? Sa tao, through the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga kung iisipin mo mga magulo, mga kapatid, kung hindi mo nasusundin si Kristo, lilis ka ng pamantayan, di ba? Anong mangyari? Ang kaaway, John 10:10, ay pumarito para pumatay, magwasak, at manira. At ang kaaway ay parang isang liyong na umatungal, naghahanap ng masisila. Kapag ikaw lumabas kay Kristo sa pamantayan ng Jesus Christ, maniwala ka sa hindi. Masisila ka, mapapatay ka, di ba? Spiritual, mananakaw, mananakawang ka, di ba? Madadaya ka. Yan ang gawain ng kaaway sa ating mga mananampalataya. Amen? Kaya nga ang ating Panginoon ngayong buwan na to, gusto ng Diyos ipaunawa sa atin ang kanyang covenant, ang kanyang kasunduan, ang kanyang kontrata is walang hanggan. Tayo lang kung minsan bumibitiw. Bakit tayo bumibitiw? Kasi dala ng problema. Yun lang naman nakakapagpadala, nakakapagbibitiw sa atin eh. Ano problema saan? Problema financial, problema kay brother and sister, minsan problema sa ating mga workers, leaders, hindi nagkakasundo. Diba? Yun nakakapagbibitiw. Diba? Pero tandaan natin, sabi sa Bible, love your neighbor as you love yourself. Kaya nga, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, nandiyan po nakapaikot yan sa covenant na yan, sa kasunduan ng Panginoon na kailangan natin sundin ng ang Diyos. Una, ano po yung una natin? Blessing. Pangalawa, protection. Pangatlo, yung guidance. At ang pang-apat, di ba? Ito po yung mga benepisyo ng covenant ng Panginoon. Yung love. Yan. Sobrang ganda po nito. Yung pag-ibig ng Diyos, kapatid, di ba? Hindi nagbabago. Pag-ibig lang ng tao ang nagbabago. Amen? Ang tao ngayon, mga magulang, mga kapatid, sabi ko nga kanina, kahit kasal, di ba? Pwede pa uli siyang umibig ng iba. Kasi nadadaya eh. Pero ang Diyos, ang pag-ibig niya noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Amen? Kaya nga ipinaranas pa niyang muli yung pag-ibig niya eh. Di ba? Through the Lord Jesus Christ eh. Di ba? God is love. Si Jesus ay love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have a everlasting life. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo kapatid, dyan sa covenant na yan, mararanasan natin yan. Amen? Dahil tayong mga tao, maniwala ka't sa hindi, ang love natin nagbabago. Amen? Kaya nga ang Diyos na nakipagtipan sa tao eh. Kung mapansin mo, kasi ang tao hindi kaya, pabago-bago isip ng tao. Yeah? Pabago-bago ang isip natin. Di ba? Kaya nga kailangan palagi nating makabasa ng kanyang salita. Baka kain ng kanyang salita. Baka kinig ng kanyang salita. Para ang isipan natin hindi magbago. Para maintain ang ating kaisipan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay palaging nandyan. Di ba? Pansin mo, kahit tayo palagi nagkakasala, handa pa rin tayong patawarin ng ating Panginoon. Amen? Kahit tayo minsan nagkukulang, pero ang Panginoon, hindi nagkukulang ang kanyang pag-ibig. Bakit? Ganon kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Yung kanyang pag-ibig is gayon na lamang. Na walang kayang makapaggawa ng ganon. Amen? Na Diyos, na si Kristo, hinubad ng pagiging Diyos, bumaba sa lupa para ano? Maipadama ang kanyang love sa atin. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, diba? Ulitin ko ulit. Diyan sa covenant ng Panginoon, nandyan yung love. Diba? At dito po sa mundo, ulitin kong uli, iba ang pagkaunawa ng tao wala sa Diyos sa ng pag-ibig. Iba ang unawa nila sa love. Minsan ganito, love kita kasi may makukuha ako sa'yo. Yeah? Tulad yung mga eleksyon, love na mga politiko yung mga tao. Kasi naniligaw para makakuha ng boto. Ganon sa mundo. Ha? Minsan, love kita kasi meron ako sa iyong gusto. Maga, sa pang-flesh, hilig ng laman. Di ba? Ganun ang love ng tao eh. O, ba? Minsan nga, uli, yung kanina sinabi ko kanina, yung kahit nagpakasal, humarap sa Panginoon. Di ba? Minsan, naghihiwalay pa. Love ng tao lang kasing naumiral. Di ba? Pero yung love ni Lord, kahit pasaway tayo, kahit nagkukulang tayo sa Panginoon, kahit marami tayong kakulangan, hindi nagbabago yun. Ganun pa rin siya. Amen? Ulitin ko, ako at ikaw lang kung minsan nagbabago. Alam mo, alam niyo po kung paano hindi tayo magbago? Anong sikreto? Una, yun nga, huwag tayong lalabas sa paikot na yun.
sa covenant ng ating Panginoon. At ito po yun, yung covenant ni Lord, yung Bible. Diba? Kumbaga sa kontrata, reviewin mo palagi yung kontrata. Ito pala yung sabi ni Lord, yung covenant niya, na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Diba? Nandito lahat. Dito mo lahat matatagpuan. Yung kasunduan. Diba? Yung kasunduan ng ating Panginoon. Diba? Kasi pag lumis ka rito, at nakalimutan mo nang basahin to. Diba? Nakalimutan mo nang pakinggan to. Maniwala ka. Maliliis ka sa kontrata o sa kasunduan o sa tipan ng ating Panginoon. Kaya, ito napaka-importante po. Ang makikinig, ang pagbabasa, diba? Ang pakikinig sa ating mga pastors, bishop, sa mga leaders, napaka-importante po yun, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga po, yun po yung pang-apat natin, yung love. Amen? At ang panlima, yung peace, yung kapayapaan. Amen. Dito sa mundong to, kapatid, ang daming dumarating. Diba? May COVID. Diba? May taas na naman gasolina. Pataas ng pataas. Diba? Ano pa bang mga, minsan may bagyo. Minsan may lindol. Diba? Ang Panginoon, pag nandiyan ka sa covenant ng Panginoon, nandiyan ka sa tipa ng Panginoon, diba? Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano man mangyari sa mundo, ano mang mga sikat na pangalan ang dumating, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi yung pangalang tinanggap mo sa puso't sa isipan mo, inukit natin sa puso si Kristo at hindi kayang palitan niya ng anumang pangalan. Maraming sumisikat, 3 years, 4 years from now, laos na sila. Pero si Kristo kailanman hindi malalaos. Amen? Yung kapanatagan, yung kapayapaang ibibigay sa atin ng Panginoon is hindi pang mundo. Diba? Kundi pang makalangit. Kahit anumang makita mo sa panahon ngayon, anumang maranasan mo, pagka nandiyan ka sa piling ng Panginoon, nandiyan ka sa kontrata ng Panginoon, nandiyan ka sa tipa ng Diyos, nandiyan ka sa agreement ng Diyos, maniwala ka. Hindi mo masyadong ma-entertain yan. Bakit? Alam mo yung kontrata. Alam mo yung nakasaad sa Biblia na ibinigay ng ating Panginoon. Na hindi niya tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan, na lahat ng karamdaman ay dinalalan ni Kristo, na tayo tinubos niya sa pamagitan ng kanyang dugo, nililisan niya tayo sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo pinagaling na. Diba? Alam. Diba, naaalala mo ba yon? Kaya kailangan lagi tayong magbasa ng ito eh, ng Bible eh. Diba? Ng tipa ng Diyos eh. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, diba, yung peace, yung kapayapaan, is hindi kayang bayaran ng pera. Eh, may maraming tao hindi makatulog. Bakit? Walang kapayapaan eh. Miisip nila kahit mayaman sila. Diba? Bibili pa siguro minsan sleeping pills para lang makatulog. Amen? Maraming tao kung minsan palaging nasa ospital, libo-libo, daan-daan libo binabayad. Walang kapayapaan. Di ba? Pero samantalang tayo, ikaw na tunay na tumanggap kay Jesus Christ, payapa ka. Kahit sakto lang ang buhay. Di ba? Basta kasama mo si Lord Jesus Christ, panalo ka na. Amen? Di ba? Dito kasi pag wala kang pera, di ka na payapa eh. Kasi isipin mo, ano pang bayad ko doon? Andiyan na naman si Bill. Andiyan na naman si mag-asawa yan eh, si Bill at saka si Judith. Diba? Andiyan na naman, Judith na naman. Hindi ka mapapayapa sa mundong ito. Totoo po yun. Diba? Malibang wala si Kristo sa buhay mo. Malibang wala sa puso si Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka mapapayapa. Ang tunay na kapayapaan is nasa ating Panginoon. Amen? Nasa ating Panginoong Hesus Kristo. Wala nang iba. Kahit pumunta ka ng Bagyo, kahit pumunta ka ng magagandang lugar, diba? Hindi ka pa rin po mapapayapa dyan. Mata mo lang yung nasatisfy. Diba? Pero ang totoo, mga magulang, mga kapatid, ang ulitin ko, ang kapayapaan nasa Ama. At nandun yan sa covenant niya. Kasama po yan sa covenant niya. Amen? Kaya nga po ang sabi po dito, sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen. Ano po sabi yan? Kapayapaan ang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Amen. Once na tinanggap mo na si Kristo, totoo po, tinanggap mo naman si Kristo po, di ba sa buhay mo? Amen. Kung tinanggap mo po, ayan, magiging mapayapa tayo. Kahit anumang dumating sa mundo ngayon, di ba? At nasa Bible naman, darating ang mga sakuna. Darating ang tagutom. Darating ang lindol, darating ang mga kung ano-ano, gera, bansa sa bansa, nasa Bible yan. Ang gusto ng Diyos, maging payapa tayo dyan. Bakit? Kasi makakapiling natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga po,
Yun po yung napakaganda. Ang sabi dito, sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung kapayapaang binigay ng Diyos, di katulad ng pangmundo. Kasi yung mundo, sandali lang. Panandalian lang ang kapayapaang binibigay ng mundo. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, alaging ang setting ng ating isipan nandun sa langit. Diba sa Colossians 3 verse 1 or 2? But set your mind on the things above. Iset daw natin ang ating isipan doon sa bagay sa mga langit. Dahil dito sa lupa, mapagod ka. Mapapagod ka. Manghihina ka. Manglulupay-pay ka. Diba? Pag wala ka sa piling ng Diyos. Pero pag nasa piling ka ng ating Panginoon, ang sabi niya, the joy of the Lord is our strength. Diba? Once na mapasaya mo ang Diyos, meron kang kalakasan na galing sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, yun po, yung kapayapaan, panlima. Yung covenant ng Diyos, nandyan yan. Diba? Magiging mapayapa tayo. Ang pang-anim, last na po sa benefits ng Panginoon, ay ano, eternal life. Ito po yung gustong-gusto natin, na makantam natin. Sinabi ni Apostle Pablo, work your own salvation. Bakit ba tayo nagpapatuloy? Bakit ba tayo nagbibigay ng oras sa ating Panginoon? Bakit ba tayo sumisimba? Bakit ba tayo nananatili si Panginoon? Gusto natin yung eternal life sa piling ng ating Panginoon. Eternal, di ba? Everlasting life. Yak tulad niyang eternal, everlasting covenant na yan. Gusto natin yan makantan. Gusto natin yan, gusto natin ma-experience talaga yan ng totohanan. Ha? At dito sa lupa, take note kapatid, nandito ka pa sa lupa, pwede pa maagaw yan. Dahil kasama natin nandito ang Diablo, ang kaaway. Kaya nga, galingan po natin kapatid sa pagsunod ng kanyang covenant, ng kanyang kautusan, ng kanyang kontrata. Huwag po tayong nilihis, huwag po tayong aayaw, huwag po tayong susuko, huwag po tayong ihito. Magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Diba? At andyan po ang pangako ng Diyos sa kanyang everlasting covenant. Andyan na po yan. Ang protection niya, ang pag-ibig niya, ang blessing niya, nandyan na po ang love niya, andyan na po yung eternal life, nasa atin na po yan, di ba? Yan po yung kailangan natin pag-ingatan. Yan ang gustong agawin sa atin ng ating ng Diablo, ng kaaway. Amen? Yan po yung anim. Ano po yung una natin? Una, blessing. Pangalawa, protection. Pangatlo, guidance. Pangapat, love. Panlima, peace. Yung pang-aning is eternal life. Di ba? Eternal life po ang pinakasentro at gusto nating makanta. At wala po dito sa lupa yan. Lahat ng tao papanaw, ang sabi sa Hebreo, di ba? Itinakda sa tao ang isang beses mamatay at pagkatapos ay paghuhukom na. Ha? Kaya nga sa ating buhay na ito, habang itayo may lakas, di ba? Ano yung ginagawa natin sa lakas na ito? Sa buhay na ito, napahiram lamang ng Diyos. Di ba? Sa buhay na ito na kung saan katawan nating lupa na napapagod, na nahihirapan, di ba? Itinitiwala pa rin ba natin ito sa ating Panginoon? Itiwala po natin sa Diyos ang lahat sa buhay natin. Kaya nga po, ito po, may sinulat po ako dito, pag lumabas ka sa kasunduan ng Diyos, trouble will come. Yun. Pag lumabas ka, trouble talaga. Trouble ang mangyayari. Trouble ang mangyayari sa buhay natin. Kahirapan, torture sa ating isipan, di ba? Lahat na. Kasi ganun ang kaaway, ganun ang ibibuild niya sa ating puso at isipan pag lumabas tayo. Kaya ako, kapatid, mga magulang, mga kapatid, ay nagsasabi sa inyo, huwag po tayong lalabas sa covenant ng Diyos. Huwag po tayong lalabas, di ba? Maniwala po kahit sa hindi, sa kalinga ng ating Panginoon, di ba? Dahil pag lumabas po tayo dyan, sa everlasting covenant ng ating Panginoon, maniwala po kayo, mapapahamak po tayo. Amen. Bagamat parang akala natin normal lang ang buhay. Kasi normal naman tayong gumigising sa umaga eh. Yeah. Pero ang di normal, yung hindi mo makapiling ang Diyos. Ang di normal, yung lumalakad sa mundong ito na wala ka sa Diyos. Di ba? Mas maganda na nasa piling tayo ng ating Panginoon. Amen. Ito naman po. How to maintain the everlasting covenant of God? Paano ba natin ito mamimaintain? Kasi kanina natalakay natin yung benefits. Ngayon yung maintain naman. Paano natin mamimaintain? Siyempre, sumunod tayo sa patakaran. Ulitin ko po, yung kumpanya, may patakaran niya. Amen? Pag lumabag ka sa patakaran nila, di ba yung papel, meron yan, nandun yan. Yung mga gagawin mo, tumabasahin mo yan. Yung mga hindi dapat gawin, nandito, yung mga dapat mong gawin, dapat mong sundin,
pag dun ka lumabas sa hindi dapat gawin, puto lang benefits, tanggal ka pa sa trabaho. Ba? Lahat ng mga benepisyo pwedeng mawala sa'yo. At hindi lang yun, mga magulang, mga mahirapan ka pa. Yung imahe mo is madadown. Di ba? Kahit mag-apply ka sa iba, di ba? Yung record mo is papangit. Amen. Kaya nga po, ito po, how to maintain the everlasting covenant of God. Una, remain faithful. Excuse. Manatili tayong tapat sa Diyos. Di ba? Dahil ang ating Panginoon, tapat yan. Di ba? Kaya nga po, sabi ko kanina, ang Panginoon na nakipag-covenant sa tao. Dahil ang tao, hindi talaga siya makikipag-covenant sa Diyos. Bakit? Mainipin ang tao. Ba? Mabilis mapagod ang tao. Konting problema lang, umaayaw ang tao. Paano ko po nasabi? Ang mga Israelita nung panahon ni Moises, inilabas niya, di ba? Inilabas ng Diyos through Moises. At paglabas niya, nakita ng mga Israelita na hinati ng Diyos yung dagat na pula. Through Moises. Nakita ng mga Israelita na umaumala ng pugo, ng mana. Nakita ng mga Israelita na sa gabi, meron silang apoy na halike. Sa umaga, meron silang pillar of cloud. Diba? Ito dumating. Diba? Dumating ngayon ang pagkakataon na gutom sila. Doon na, nagreklamo ng reklamo. Ano nangyari? Napatagal tuloy ang kanilang paglalakbay. Tayo din, manatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok, problema, sarili sa buhay. Ano po ang sabi sa Santiago 1.12? Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang susubukin, ay tatanggap siya ng putong o korona ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Amen? Manatili po tayong tapat. Yeah? Manatili po tayong tapat sa... Ito po yun, yung Bible. Masahin natin ito lagi. Nandito na kapaloob yung dapat natin gawin, yung dapat natin hindi gawin. Di ba? Nandito po sa Biblia. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, yan po, para tayo manatili sa covenant ng ating Panginoon, manatili tayong tapat. Kaya nga yung mga Israelita, lahat ng mga hari, di ba? Papalit-palit, at minsan yung Panginoon, hindi na sa kanila kumikilos. Kasi nga, lumalabas sila sa covenant ng ating Panginoon. Di ba? Minsan may matuwid na naman ng hari, nandiyan na naman ang ating Panginoon, kumikilos na naman. Pag mayroong pangit na naman ng hari, lumihis na naman sa kontrata o sa batas ng ating Panginoon, trouble na naman. Diba? Ganun din sa buhay natin. Kung ayaw natin ng trouble, remain faithful tayo sa Panginoon. Amen. Manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang sabi sa Luke 16 verse 10 to 11, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, magpakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay, ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo magkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Amen? Kung dito pa lang po sa lupa, ay pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Anong kayamanan yun? Yamang lupa? Hindi po. Diba? Diba po, binigyan tayo ng talento ng ating Panginoon, may binigyan ng 10, ng 5, ng 1. Dapat dyan po tayo pagkatiwalaan. Ano po yung ginagawa natin? Diba? Sa kayamanang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ito, kailangan natin mapagkatiwalaan. Maging faithful tayo sa lahat ng bagay. May nakakita wala, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Nahihirapan ka o hindi, kailangan sumunod pa rin po tayo sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos po nakabase ang pagpapala niya sa ating paggawa. Hindi po sa ating gawa. Amen? Kailangan po may gawa. Kaya nga ang sabi sa Bible, faith without action is dead. So kailangan natin yung pananampalataya natin is may kalakip na gawa. At kailangan natin manatiling tapat dyan. Amen. Yan po yung pangalauna na mananatili sa ating tayo sa covenant ng Panginoon. Una, remain faithful. Pangalawa, always remember His promise. Ha? Palagi nating alalahanin ang kanyang pangako through His word. Diba? Always remember. Palagi. Palagi natin. Kaya nga, sabi sa Joshua, diba? Ang sabi niya sa Joshua 1:8, huwag niyong kaligtang basahin ang aklat ng kautusan. Diba? Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi. Ha? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Amen? Kaya nga po, ang sikreto sa matagumpay na pamumuhay, di ba? Is ang pagbulay-bulayan. Tumingin palagi sa kontrata. Tumingin palagi sa salita ng Diyos. Tignan palagi ang pamantayan ng ating Panginoon habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Na kung saan, kailangan natin bulay-bulayin daw. Amen? Palagi tayong makinig. Sabi sa Bible, faith comes
by hearing and hearing by the word of God. Diba? Kaya nga, ang pananampalataya, nagiging tapat tayong palagi sa tuwing makakarinig tayo ng kanyang salita. Amen? Nagiging maliwanag sa atin. Subukan mo wag nang makinig. Subukan mo wag nang magbasa. Subukan mo wag nang umatin. Diba? Hindi ka na magiging tapat. Marami nang papasok sa iyong kaisipan na kung saan papasok sa puso mo at sasalitain mo na. Diba? Magiging iba ng templada ng iyong buhay. Magiging ibang iba na ang templada ng iyong pananalita, ng iyong pag-iisip. Bakit? Kasi hindi ka na, di mo na inaalala ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga yun po, pangalawa. Always remember His promise. Amen. Ang pangatlo, always check our heart. Palagi po nating siyasatin yung puso natin. Palagi mo pong tignan. Tama pa ba itong iniisip ko? Tama pa ba itong ginagawa ko? Sasagutin naman po tayo ng Diyos dyan. Batay sa ating mga nakikita, batay sa ating nang mababasa, batay sa ating nararamdaman. Palagi po natin, at dapat po, mga magulang mga kapatid, di ba, ang laman nito is ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya palagi nating i-check, di ba? Merong isang bagay na laging chine-check eh. Di ba? Lagi pag umaalis, di ba, ang sasakyan, parang ganito. Pag ang sasakyan, pag maglo-long drive ka, pag malayo ang iyong tatahakin, lalakbayin, anong ginagawa mo sa sasakyan? Kine-check mo kung okay pa ba ang fuel, kung okay pa ba ang tubig, kung condition na condition ba, ganun din sa buhay natin. Bago ka lumabas, bago ka maghayag ng salita ng Diyos, kailangan natin i-check yung sarili natin. Kailangan natin i-check yung motibo natin. Kailangan natin i-check yung laman ng ating puso. Ba? Dahil sabi sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo. Amen? Kung ano yung laman ng ating puso, yan ang ibubukang bibig mo. Kaya nga palagi nating meron talagang checking eh. Yeah? Parang ganito lang eh. Pag pumunta kang hardware, pag pumunta ka sa bodega, kunyari bumili ka sa labas. Bumili ka sa labas. Pag pumunta kang hardware, meron nung checker. Kine-check yung mga binili mo. Kung tama ba. Yeah? Ganun sa buhay natin. Bago mo pakawalan, bago ka maghayag ng salita ng Diyos, o bago mo ibato, diba? Check mo muna yung sarili mo. Diba? May sabi pa nga sa Biblia, bago mo husgahan ang isang kapwa mo, diba? Tignan mo muna yung malatroso mong puwing bago mo tanggalin yung puwing ng iba. Amen? Kaya nga po, yun. Always check our heart. Yung motibo natin. Amen? Sa ating paghahayag, wala dapat tayong ibang itinataas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Wala nang iba. Sa Kanya lang ang karangalan. Sa Kanya lang ang purihan. Siya lang ang maitaas po. Wala nang iba. At sa aking pong buhay na ito, nais ko po sabihin sa inyo na si Kristo lang ang maitataas dito. Wala na pong iba, di ba? Minsan, wag po na sa ating pong mga mananampalataya, sa ating pong mga lingkod ng Diyos na nakikinig, di ba? Wag po natin gagamitin ang pulpito sa pagtataas ng ibang tao. Kundi ang itaas natin kasi maagaw ang karangalan para kay Kristo lamang. Ang ikwento po natin palagi is yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang naghirap para sa atin. Siya ang tumubos para sa atin. Siya ang natigisan ng dugo. Siya ang nahirapan. Di ba? Siya ang tumamo ng maraming sugat, 39 stripes para sa ating kaligtasan. Kaya kung meron man dapat tayong ihayag, kung meron man dapat tayong i-preach, yung i-preach natin is si Jesus Christ. Wala nang iba. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, always check. Check mo lagi. Check, check, check our heart. I-check natin ang ating puso bago tayo lumabas sa bahay. Dahil paglabas mo dyan, maniwala ka. Diyan makikita kung ano laman ng puso mo. Ayan. Excuse. Paglabas natin sa paghayo-hayo natin, diyan mo makikita. Diyan din nila mararamdaman, may experience yung laman ng ating puso. Katulad kay Jesus. Bumaba sa lupa, pinaranas ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig through Jesus Christ. Na-experience naman ngayon ng maraming tao. At hanggang ngayon, na-experience natin yung love ni Lord. Amen. At ang pang-apat po, ano? Verse po mula muna sa always check our heart. Ito po. Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees, not a man sees. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Yan po ay pumunta si Samuel doon sa bahay ni Jesse. Taon saan, iaanit niya ang panibagong hari. Nakita ngayon niya Propeta Samuel, ng kanyang panganay na anak, napaktikas, malaki, siguro sabi niya, ito na,
Ito na siguro ang magiging sunod na hari. Pero ang sabi ni Lord, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Dahil ang tinitignan ko ay ang puso. Diba? Nasabi dyan, diba? Ang Diyos ay palaging nakatingin sa ating puso. Kaya nga, palagi nating lilisin ang ating puso, palagi nating i-check, palagi ang ating puso, kung ano ba talaga ang motibo na ito. Amen. At sa loob ng covenant ng ating Panginoon, kailangan yung puso natin is tama. Amen. Kaya nga po yung pang-apat natin, di ba? Para ano, do not conform to this world. Yan, di ba? Para manatili tayo dun sa covenant ng Panginoon, yan ang yung importante din po. Na huwag po tayong manatili sa kumpurme ng mundong ito. Bakit? Ang pattern ng mundo is para tayo ay madaya, para tayo ay mapawala sa ating Panginoon. Malihis ang ating atensyon sa mga bagay-bagay na ating nakikita. Amen? Sa mga ating nararanasan. Diba? Kaya nga ang gusto ng Diyos, huwag tayong magkumpurme dyan. Ang verse po niya sa Romans 12 verse 2. Sabi diba, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Diba? Huwag na daw po tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na tayo ng ating pag-iisip. Yeah? Kaya nga napaka-importante na hindi tayo mapalayo sa covenant, na everlasting covenant ng Diyos is huwag tayong kumumpurme sa mundong ito. Dahil ililihis talaga tayo niyan, kapatid. Diba? Focus tayo. Kanino? Kay Jesus. The author and the finisher of our faith. Dahil si Kristo lang eh. Wala nang iba tayong pagpupukusan kundi sa ating Panginoong Isokristo lamang na may bit-bit-bit-bit ng covenant. Kasi galing sa langit eh. Si Jesus, bumaba sa lupa. Di ba? Ito ang covenant ng Diyos Ama na ako ang susi. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kayo makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Through the Lord Jesus Christ, siya ang kailangan natin sa buhay natin. Di ba? Na kung saan, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yeah. Yan ang apat natin. Do not conform to this world. Diba? Panlima po, always pray to God. Yan, huwag natin kaligtaang manalangin. Natawagin palagi, nasabihin palagi sa Panginoon yung ating plano, yung ating gusto, na palagi natin sundin sa Panginoon, na tayo gabayan, na tayo ingatan, na ilayo tayo sa tukso, sa kapamakan, na ang pagsamaya ay palagi nating maranasan. Nasabi po sa 2 Thessalonica 5:17, nasabi yan, praying without sising, di ba? Masipagpanalangin kayo ng walang kumpay. Kahit anong ginagawa mo, kahit ikay nasa trabaho, kahit ikay nasa CR, kahit ikay nasa naghuhugas, naglalaba, di ba? O ano man, nagdadrive ka man, palagi mong tawagin ng Diyos. Palagi mong sabihin, ako ganong ginagawa ko, Lord, punta po akong ganito, pupunta po akong Paranaque, pupunta po akong ganito, lalo na naman po pupunta sa Zambales, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, pupunta po ako doon. Ikaw po ang manguna sa akin. Ikaw po ang makita sa akin. Ikaw po ang maitaas, hindi ako. Yeah? Yun po, lagi ko sinasabi sa Panginoon. Palagi ko siyang sinasabi. Diba? Lagi ko sinasabihan ng Panginoon sa lahat ng aking ginagawa, sa lahat ng aking pinaplano, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, itong plano ko, Panginoon. Yeah? Tama po ba ito yun? Sinasabi ko sa Panginoon, ganun palagi. Amen? Lahat. Wala pong hindi ko sinasabi sa Panginoon. Sinasabi ko. Kaya nga po, yun po yun. Always pray to God. Ang last na po, ang panlima, ay pang-anim, don't complain. Yan. Huwag po tayong palaging reklamador. Amen? Dahil tayo po ang magbibenepisyo sa lahat ng ginagawa natin ngayon. Amen? Kung tayo binibigyan ng task, gawin natin. Tayo po magbibenepisyo niyan. Double portion of anointing, double portion of blessing, diba? Ang ipararanas sa atin ng ating Panginoon. Kung hindi tayo magsasawa, kung hindi tayo manghihinawa, kung hindi tayo susuko, parang kay Hope po, diba? Si Hope, tinesting, diba? Hindi bumitiw sa ating Panginoon. Bagamat sinabi niya pa rin, purihin ang ating Panginoon sa kabila ng kanyang nangyari, diba? Anong nangyari sa kanya? Binalik ng makadalawang ulit ang lahat ng nawala sa kanya. Diba? Ganun sa buhay natin, ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangailangan ng doble. Basta ang kailangan natin ano, sumunod sa ating Panginoon. Huwag tayong masyadong mareklamo. Bakit? Tayo rin ang magbebenepisyo. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, ikaw at ako ang magbebenepisyo ng mga bagay na sinunod mo sa Diyos. Diba? Sa lahat ng ating ginawa, ay may kalakip po yan na pagpapala. May kalakip po yan na anointing
May kalaki po yan na pagsama. May kalaki po yan na pagkilos ng ating Panginoon. Diba? Kung hindi tayong marireklamo. Amen? Hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang makita sa ating buhay. Sa iyong buhay, kapatid. Diba? Kaya nga po, huwag po tayong masyadong mareklamo sa ating buhay na ito. Si Jesus nga hindi nagreklamo eh. So, kaya, sino ba tinanggap natin? Di ba si Jesus? Nagreklamo ba? Kung tinanggap mo talaga si Kristo, di ba? At sasabihin lagi natin sa ating sarili, ano? Lord, not my will, but your will be done. Di ba? Bagamat makita mo mahirap, di ba? Bagamat makita mo, simula na naman to. Di ba? Panibagong pakikisama na naman, parang sa akin, di ba? Makasayin po tayo sa lugar ng Zambales, di ba? Maisip natin, panibagong pakikisama, panibagong build ng relationship. Pero ang number mong tinitignan ko, yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang gagawin. Amen? Dahil ang Diyos po natin pinaglilingkuran, ko na pinaglilingkuran is Diyos na buhay. Hindi kayang limitahan ng anumang mga bagay. Di ba? Dahil ang sabi niya sa akin, sa kanyang pangako, sa Genesis chapter 12, ang sabi kay Abraham, pagpapalain niya daw. Di ba? Sino mong magpala sa akin, ipagpapalain niya. Ang sino mang sumumpa sa akin ay susumpa niya. Yan po yung mga pinangahawakong salita ng Diyos. At pagpapalain, maging kayo rin po. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Basta, hindi tayo lalabas dun sa covenant ng ating Panginoon. Di ba? Hindi tayo sasalungat sa kanyang mga salita. Amen? At ang blessing ng Diyos, palagi pong nakahanda. Amen? Maging ano lang po tayo. Maging tapat lang po tayo sa ating paglilingkod. Amen? Yun po yung pang-aanim natin. At ang ating pong, meron lang po akong sa last verse na po ito, babasahin. Sabi po sa Deuteronomy 7 verse 9, di ba? Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos at siya ang ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako, di ba? Ang tao minsan sumisira sa pangako, pero ang Diyos hindi sumisira sa kanyang pangako. Tapat siya sa kanyang pangako. Noon, ngayon, at kailanman, kung ano sinabi niya noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang pangako niya. Amen. Sabi diyan, tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Wow. Diba? Kapag tapat ka sa Diyos, tapat ka sa kanyang mga pangako, diba? Hindi ka sumusuko, diba? Ano sabi niya? Tapat siya sa kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi natin. Diba? Ang magbebenepisyo talaga ng pagsunod natin ngayon, 'di ba? Yung mga sunod nating mga henerasyon. 'Di ba? Yung ating mga anak, yung anak ng anak natin. Sila po ang magbebenepisyo niyan. Kaya nga kung gusto mo maging maayos ang kanating ang pamumuhay ng ating mga mahal sa buhay na darating pang mga henerasyon, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang sabi pa po dito sa awit pa po, ay dalawang verse pa po. Ang sabi sa awit, Awit 105 verse 8 hanggang 10. Ang mga tipang pangako, ang tipang pangako ay laging nasa isip niya. Kailanman, ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. 9. Ang tipang ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At ang may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. 10. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito ay hanggang kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipang na ito ay pangwalang hanggan. So ang pangako ng Diyos, ang covenant talaga ng Diyos, pang walang hanggang po yan. Diba? Pag siya nangako kapatid, maniwala tayo. Pag siya po nangako mga kapatid, tayuan po natin yan. Hindi po yan mapapako. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, ang kanyang kaparaanan ay higit sa ating kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Ang kaparamaaran natin, panlupa lang. Ang kaparaanan ng Diyos, pag siya nasa pusit isipan mo, is panlangit. Diba? Kaya nga po, napakapangyarihan ng Diyos natin. Amen. At ang pong sabi dito, ito na po talaga yung pinakahuli. Amen. Matthew 16 verse 19. Ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Diba? Ay pagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ay pagpahintulot mo sa lupa ay pahintulot din sa langit. Yan yung susi. Diba? Kapag nandun ka sa tipan ng ating Panginoon, we have the key. Diba? Yan yung benepisyo na ibinigay sa atin through the Lord Jesus Christ. Lumuba sa lupa, ito ang tipan ng Diyos, ito ang susi. Si Jesus ang susi. Ano sabi diyan? Ang ipahintulot dito sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. Kapatid, nasa iyo na ang susi. Sino?
si Jesus Christ po yun, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga po ngayong gabing ito, mga magulang, mga kapatid, I hope na meron po tayong natutunan at na ang revelation po ng Panginoon at ang kanyang salita ay tumimo sa ating puso at isipan. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Tayo po'y pumikit at tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng langit at lupa, tunay nga, O Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa everlasting covenant mo sa amin, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na huwag mo kaming hayaang malihis o lumubas, Panginoon, sa iyong tipan, Panginoon. Nais namin maranasan ka. Nais namin, Panginoon, makita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na nahihirapan, Panginoon, na may dumadanas ng problema at pagsubok, ipaalala mo, O God, sa kanila, Panginoon. Touch mo po, Panginoon, ang kanila mga puso, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nakalingain mo sila, anumang problema at pagsubok, ako lang, financial, spiritual, Panginoon, Lord, katagpuin mo sila, Panginoon. Lord, salamat. Ako'y nagdideklara ng mga mabubuting bagay sa aking mga kapatid na nakapanood nito. At tunay nga, O Diyos, na ang langit ay bukas na, at sinabi mo sa iyong salita na kami may susi, na anuman ipahintulot namin dito sa lupa, ipahintulot sa langit, ay pagbawal mo din, pagbawal namin sa lupa, ay pagbabawal din sa langit. Lord, pinahintulutan ko sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapala ay maranasan ng aking mga kapatid na nakapakinig dito, Panginoon. Ang pagsama mo, O Diyos, ay kanilang maranasan, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, kung sino man ang merong karamdaman, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pagalingin mo po sila, Panginoon. By your stripes we are healed, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo nagdideklara ng kagalingan sa kanilang buhay at kung meron man salat, Panginoon, sa financial, Lord, in Jesus' name. Ikaw ang may-ari ng ginto at pilak, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. At kung meron man mga business, Panginoon, na aking mga kapatid, palaguin mo po ito, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na ikaw ang maging Diyos ng lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang maging Diyos ng aming hanap buhay. Ikaw ang maging Diyos ng aming, aming mga businesses, Panginoon. Ikaw ang maging Diyos ng aming lakas. Ikaw ang maging Diyos ng aming puso, ng aming pamilya, ikaw walang iba. Salamat, Lord. We praise you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So muli po, magandang gabi. God bless you po. Tayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Amen. Amen.